Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal na natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias. Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayanan ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang propeta ay kinukontra ng mga tao kasi madalas ang mensahe nila ay iba sa inaasahan ng mga tao. Ang paraan ng Diyos ay ibang-iba sa paraan ng mga tao. Kung gaano kalayo at kataas ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang pananaw ng Diyos sa mga akala ng mga tao. Ang tunay na propeta ay nagpapahayag ng salita ng Diyos na madalas ay salungat sa mga inaasahan ng mga tao at sa gusto nilang marinig. Nung panahon ni Propeta Jeremias, ang mga Israelita ay sinasalakay ng mga taga-Babylonia. Nanawagan si Propeta Jeremias na sumuko na ang mga Israelita. Ang pagdating ng mga taga-Babylonia ay parusa ng Diyos sa kanilang pagsuway sa Kanya. Hindi nila maiiwasan ang parusa ng Diyos. Ayaw itong marinig ng mga taga-Jerusalem. Busy silang ipinagtatanggol ang kanilang lungsod sa pagsasalakay ng mga kaaway. Kaya tuloy, nagplano ang mga taga-Jerusalem na iligpit na si Jeremias. Masyado siyang maingay. Kahit na raw mawala si Jeremias, nandyan pa naman ang ibang mga tao na magpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila. May mga saserdote na sila ay nagtuturo ng batas ng Diyos galing sa Pentateuch. May mga pantas na nagtagapagpayo sa kanila. Ang kanilang turo naman ay galing sa karanasan sa buhay. At may iba pa namang mga propeta na nagsasalita sa kanila ayon sa kanilang gustong marinig. Kaya pinagmanmanan nila si Jeremias. Naghanap sila ng maibibintang sa kanya para siya ay ligpitin. Hindi ba ito rin ang ginawa ng mga saserdote at ang mga pariseyo noong panahon ni Jesus? Nakinig sila kay Jesus, hindi upang matuto, kundi upang maghanap ng maibibintang sa kanya. Alam ni Jeremias ang plano laban sa kanya. Kaya tumawag siya sa Diyos at nagreklamo siya. Sabi niya, ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ang panawagan ni Jeremias ay hindi naman galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Hindi lang siya nananawagan na tanggapin na nila ang parusa ng Diyos. Ipinagdarasal din niya ang kanyang bayan
na hindi sila labis na parusahan ng Diyos. Pinipigil ng propeta ang pagbagsak ng mabigat na kamay ng Diyos laban sa Jerusalem. Pero ganito ang banta sa kanya. Gusto siyang ligpitin. Talagang mahirap ang maging propeta. Sila'y tagapagsalita ng Diyos sa tao, pero dahil sa iba ang paraan at pananaw ng tao at matigas ang kanyang ulo, ayaw niyang makinig sa mensahe ng Diyos. Kaya pinapatahimik niya ang tagapagdala ng mensahe ng Diyos, ang mga propeta. Sinabi mismo ni Jesus na ang propeta ay inuusig. Nakita din ito ni Jesus sa pangyayari sa kanya at sa kanyang mga alagad. Darating ang pag-uusig at pagkokontra sa kanila. Pinaghahanda tayo ni Jesus. Darating ang krus sa ating buhay at sa ating mga at sa kanyang mga alagad. Darating ang krus sa kanyang buhay at sa kanyang mga alagad at sa atin kung tayo ay tapat sa kanya. Hanggang ngayon, maraming kalakaran ng politika, ng business, ng entertainment na lihis sa plano ng Diyos. Ang iniisip ng mga ito ay ang pagkakakitaan. Paano mas makakakuha ng tubo kahit na isakripisyo ang tao at ang kapaligiran, kahit na isakripisyo ang katotohanan at ang karapatang pangtao. Huwag sana tayong magulat sa mga pagkokontra ng marami. Bahagi na ito ng ating pagsunod sa isang Panginoong pinako sa krus. Pero alam natin, hindi siya napigilan ng krus. Hindi siya napigilan ng kamatayan. Siya ay muling nabuhay. Sagipin mo ako, Panginoon, kapag ako ay nanghihina na sa pagsunod sa iyo. Huwag mo akong pabayaan na mawala ng lakas ng loob. Umaasa ako sa iyong tulong. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.